Hello mga katokwan, itong mga nakarang araw ay mainit ang balitaktakan tungkol sa anti-terror bill. At itong pag-isipan at pag-usapan, ano ba ito, maganda, mabuti o masama? Ating tingnan. Ito po si Medalman at ito ang Tokwa Nights with Medalman. Siguro mainam na isa-isahin natin ang mga puna para mabigyan linaw ang ating mga kababayan kung ano nga ba itong anti-terror bill na ito or pinapasang anti-terror law ng ating Kongreso. Ang unang puna rito ay ang anti-terror bill na ito ay sadya daw marahas. Pero bakit nga ba marahas ang mga anti-terror bill or anti-terror laws? Hindi lang dito sa atin kundi pati sa ibang bansa. Tingnan natin. Kasi ang terorismo, ang tinatarget niyan ay mga hindi kombatants. So, hindi mga pulis, hindi mga sundalo, kundi ang general public o ang mga civilian. Ibig sabihin, ang sole purpose ng terroristic acts ay bigyang takot o mag-instill ng fear at takot sa ating lipunan. Kaya ang target nito ay tayong lahat. Kaya dapat lang na maging malupit o harsh ang tinatawag na anti-terror bill or anti-terror law upang mapigilan at maging deterrent sa mga sinumang tao na nanais na gumawa ng mga terroristic acts tulad ng pagpapasabog, paglalakit, pagpatay ng daan-daan o libo-libong mga tao sa ngalan ng kanilang mga pinaglalaban. At kung ating titingnan sa history ng mundo, no, o kaya sa kahit sa United Nations lang, mga kapwa bansa natin na miyembro ng United Nations ay hindi tayo nag-iisa sapagkat sadyang malubhang o lubhang marahas din ang mga anti-terror bill ng mga ibang demokratikong bansa tulad ng Amerika, Pransya, Australia at Alemanya. So, hindi unique ito sa atin. Ibig sabihin, dahil sa pagsiguro natin sa ating mga Filipino citizens dito sa ating bansa, dapat lamang din na may ngipin ang batas laban sa terorismo. Ngayon, aking nabasa ang isa namang puna mula pa sa ating pangalawang pangulo, no, ang ating ginagalang na si Vice President Leni Robredo. Ang kanyang puna ay bakit daw ngayon pa sa gitna ng pandemya ay ating pagkukulan ng lakas at oras ang pagpapasa ng anti-terror law na ito naman ang aking sagot. What is worse than a crisis? A crisis happening in the midst of a crisis would be worse. Okay? What is worse than a pandemic health crisis? A security crisis happening in the midst of a health pandemic crisis. So, yung dalawang yan ay magpapatunay na meron pang mas crisis sa pinagdadaanan natin crisis ngayon. Ano yan? Ang magkaroon ng isa pang crisis sa loob ng crisis na ito. Yan ang gusto nating iwasan at i-address sa pamamagitan ng itong anti-terror bill na ito. Bakit? Dahil hindi na namimili ng petsa o kaganapan o selebrasyon ang isang terror act. Maalala ninyo yung Rizal Day bombing? Kailan ito nangyari? Kaya nga Rizal Day, kasi ito yung nagganap December 30 nang pinasabog nila yung LRT dyan sa Maynila sa gitna ng selebrasyon ng Kapaskuhan, right smack, no, sa gitna ng Pasko at New Year. So yan ang essence niyan. Yung Boston Marathon, nang pinasabog nila yung sa Boston sa gitna ng isang sporting, international sporting event sa Boston. Pinasabog nila, no, ilan na namatay at na-injure, nasaktan doon. Sapagkat ang acts of terrorism ay hindi namimili
ng oras kung kailan ito mangyayari. Kaya when is the best time to enact a law to counter it? Kahit sinong security specialist or security consultant na tinanong ninyo, ang palaging sagot dyan is now. Today is the best time to act. Today is the best time to enact the strongest, strictest possible law against terror. No? So, tama lang na gawin ito ngayon. Yung isa namang puna na aking narinig is that the congressmen daw or the lawmakers of our land have better things to do daw in the midst of this health pandemic, no, na ating nararanasan ngayong mga panahong ito. Ang sagot ko naman, nasanay kasi tayo sa mali eh. Dahil hindi po talaga trabaho ng congressman o mga mambabatas ang tumulong or magpatupad ng mga programa ng ating pamahalaan. Hindi nga ho dapat sila nagpapatayo ng kalsada, hindi sila dapat nagpapatayo ng mga basketball court, hindi ho sila dapat nakikialam sa anumang programa na ipinapatupad ng ating pamahalaan, sapagkat ang sole responsibility or main responsibility ng ating mga lawmakers tulad ng mga congressman at senador ay gumawa at magpasa ng mga batas para sa ating bansa. So dito sa pandemyang ito, ano ang kanilang tulong? Ipasa yung Bayanihan Act, no? To heal as one. Tapos na, no? Wag na silang makialam diyan sa mga testing na yan, sa mga ang tulong walang problema, no? Hindi masamang tumulong, lalo na kung sila ay mga mambabatas at mga nakaposisyon sa gobyerno. Pero wag natin pigilan sila na gawin ang trabaho nila, no? Hindi pwedeng nakaupo lang sila diyan. Tapos na yung Bayanihan Act. Ang daming pending bills at batas na dapat isabatas. E nagkataong may pandemya, dapat tumigil na ba sila? Hindi, dapat nga magtrabaho sila eh. Bayad sila, di ba? Magserbisyo sila, yan ang kanilang mandato. Kailangan nilang gampanan yan. Kasi kung di nila gagawin yan, wala silang silbi. No? At sayang lang ang pondo at binabayad natin sa kanila. So, bakit ngayon, sa gitna ng pandemya? Ang sagot, dapat ngayon. Kasi dapat nagtatrabaho pa rin sila. Eh kung ang mga frontliners nga natin eh, nagtatrabaho. Yung mga ibang barangay health workers natin nagtatrabaho sa gitna ng pandemya. Yung mga delivery boys, di ba? Bakit hindi ang mga mambabatas? Bakit kukwestiyonin natin ang kanilang pagtatrabaho dahil ba ayaw natin ng batas na pinapasa nila? That's beyond the point. The point is, hindi natin dapat sila tanungin kung ginagampanan nila ang kanilang trabaho. Okay, meron namang isa, ibang puna, na sinasabi nila, nakakatakot yan, grabe, 14 days pwede kang arestuhin at i-detain nang hindi ka ini-inquest o hindi ka sinasampahan ng kaso. Actually, may plus 10 pa daw po. So that's 14 days plus 10. So a total of 24 days. Ang sagot ko na naman dyan, ang batas ay commensurate lang doon sa offense na kanyang ina-address. Ano po ba ito? Di po ba anti-terror bill? Ano po ba yung mga nangyaring terroristic acts noong mga nakaraan? Yung Rizal Day bombing, yung Marawi siege, isang buong bayan, syudad na pulbos. Sa ibang bansa, yung 9/11, no? Towers na Twin Towers na binangga ng eroplano diyan sa Amerika, no? Ilan libo ang namatay, no? Yung Boston Marathon, ilan daan ang namatay at nasugatan doon, no? Pinasabog nila doon. Yung mga pananagasa nila diyan sa London, sa England, no? Yung sa France na atake ng mga terorista diyan na nag-mass shooting sila, di ba? Ilan ang namatay? Ang ibig sabihin, kaya matagal ang pagdetine at pagkalap ng ebidensya binibigyan ng pulisya na
at ang mga alagad ng batas na makakalap ng sufficienteng ebidensya para sila ay makasuhan sapagkat napakalaki ng sala na kanilang binabalak gawin. No? Commensurate lang po yan. At hindi po yan matagal. 14 days plus 10, 24 days. Mas matagal pa ho ang 12 oras. No? Bakit? Papaliwanag ko po sa inyo. Sa agham, merong tinatawag na time is relative. No? Hindi daw ho pare-pareho ang oras, depende daw po sa reference. No? Pareho rin yan sa batas. Tignan po natin. Ha? Kung halimbawa, merong isa pong construction worker na naglalakad isang Biyernes, no? Napadaan siya dyan sa may LRT, sa may Maynila. Eh si Mayor Isko, galit na galit dun sa mga nagbabandal, di ba? Ano po ba ang kasong pwede dyan? Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman po ako abogado, yung mga nagbabandalism po, eh parang destruction of public property, or defacing, no? Of public property, na pwedeng pumasok sa kaso na malicious mischief, no? So merong nagkataon habang siya naglalakad diyan sa may LRT sa Maynila, merong mga nagbandal dun sa mga bagong pinturang LRT poste, no? Post diyan sa Manila na galit na galit si Mayor Isko. Nakita ng mga alagad ng batas, pumito at hinabol, no? Ito si kawawang construction worker na naglalakad diyan sa may top, eh nagulat kasi biglang nagtakbuhan. Kaya siya ay tumakbo rin. No? Nagkataon, napagkamalan siya ng pulis ngayon. Siya ang nadampot. So, mistaken identity. Hindi siya yung nagbandal, hindi siya ang nanira ng propriedad ng gobyerno, pero siya ang nadampot. Ngayon, dahil papasok pa lang siya sa trabaho, alas 8 nangyari, sa mga ganyang offense, gano'n ba katagal pwede kang i-hold nang hindi ka nakakasuhan? Dahil minor lang po yan, eh, 12 hours. Imagine yun, 12 hours. Matagal o hindi? Sasabihin nyo, hindi. Kasi mas matagal yung 14 days plus 10, 24 days. Hindi, mas matagal yung 12 hours. Bakit? Kasi vandalism lang yun eh. Di ba? Imagine nyo yung pobreng manggagawa na yan, eh hindi nakapasok. Eh no work, no pay siya. Yung abala na nagawa sa kanya. Hindi po ba? Hindi siya nakapasok, hindi siya sumweldo ng araw niyan, wala siyang kikitain dahil hinold siya ng 11 hours and 30 minutes ng mga pulis. Kasi nagsasabi siya, hindi po ako kasali diyan, hindi po ako. Hindi, alam namin, ikaw nakita ka eh. Kakalap lang kami ng mga witnesses para idiin ka na ikaw ang nagbandal kasama ka sa mga salbaheng nanira sa propriedad ng gobyerno. Stay put ka lang dyan. Inabuso yung batas, di ba? Sabihin na natin inabuso, kahit hindi, kasi pwede naman talaga yun. Ikaw ngayon, si pobreng construction worker, hindi ka nakapasok sa trabaho. Di ba? Alas 8, 9, 10, 11, 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, imedya ka na ng gabi pinauwi. Dahil pwede kang hawakan up to 12 hours, 11 hours and 30 minutes bago ka pinakawalan. Masasabi niyo po ba na sandali lang yun? Mas matagal yun. Kasi because of the offense that it has been, that was committed, which is just vandalizing, di ba? Para ang isang construction worker ay mawalan ng sahod sa isang araw. Ang masakit pa Biyernes, sahuran pa, no? Wala na siyang kinita ng araw na yon. Hindi niya pa nakuha yung sweldo niya. Uuwi siya ngayon sa kanyang pamilya ng weekend nang wala siya dala-dalang pera dahil siya ay naabala. Dahil sa merong nagbandal sa LRT. Makatwiran po ba? Sabihin niyo, 12 hours lang. Mas matagal yun. Kesa dun sa 24 days. Imagine ninyo, kung yung nagpasabog sa Rizal bombing, natiktikan ng mga pulis, no?
at nahuli nila. Hinuli, ni round up. Wala munang kaso kasi wala pang ebidensya. Hinold nila for 24 days. Tapos hindi natuloy yung bombing dahil doon. Walang namatay doon sa train station, no? Nung pinasabog nila yun. Matagal ba yung 24 days? Hindi. Kasi relative yun eh. Doon sa offense na dapat mangyari. Diba? Yung isa, vandalism lang. Diba? Pero 11 hours yung hindi na. Ang buhay niya ang nawala. Ito papatay ng ilang libong tao dyan sa Twin Towers sa New York. Papatay sila ng ilang libo. Ilang libo ang namatay na Amerikano dyan. Diba? Para i-hold mo lang ng 24 days kung sakali man. Ha? Sabihin natin pumalpak. Mali ang mga ni-round up nila. Nabigyan sila ng tip. Oh, halimbawa dito sa Manila o sa December 30 may tip kami, papasubugin ng mga terorista yung LRT. Oh. Yung mga pulis nagtrabaho, ang mga law enforcers, NBI, lahat na, sabihin natin, pati AFP, nag-round up sila ng mga tao. Mali. Natuloy pa rin yung pagbobomba. Marami pa rin namatay, nasaktan ng mga kapwa natin Pilipino. Sasabihin niyo ba palpak ang batas? Di ba hindi? Kasi may nakuha silang tip. Sila'y umaksyon, nagkataon lang na ibang cell ng terorista yung kanilang nahold. Hindi nila nahanapan ng ebidensya. 24 days on the 23rd or 24th day, pinalaya rin nila. Dahil dyan sa anti-terror bill, hanggang ganyan lang ang pwede mong hawakan ng tao. Kung wala pa rin kaso, siyempre kailangan mo palayain. Masama ba yun? Masama ba yung ginawa lang? Ibig ko sabihin, may pagkukulang ba ang kapulisan doon? Meron silang lead, no? Dumampot sila ng mga tao. Natuloy yung pagbubomba. Siguro, kung gano'n nangyari, hindi pa rin tayo magagalit sa kanila. Kasi at least maksyon sila. Meron silang batas na pinangahawakan para i-address. Kinulang lang. Hindi nadampot yung mga dapat damputin. Pero hindi yun pagkukulang ng batas. At hindi rin yun masasabing pagkukulang ng law enforcers. Ganun lang talaga. Diba? You win some, you lose some. At least, you have the capability, the mechanism, the law is in place in order for you to prevent and deter terroristic acts. Yan po ang importante. Hindi po yung tatakutin nila tayo na abusuhin. Lahat po ng batas. Sabi ko nga kahit yung jaywalking law eh, di ba? O yung vandalism, pwede ka namang hindi palisin ng 11 hours dyan eh. Kung talagang abusado yung mga kolokoy ng mga law enforcers, lahat po pwedeng abusuhin. Pero lahat din po yan, relative. Doon, sa ina-address ng batas. Kaya nga yan anti-terror bill, kaya nga yan harsh. Sapagkat yan ay sumasawata sa isang mas malaking problema kumpara dun sa mga ibang offenses. Di po ba? Dapat lang ho. Kayo, ayaw nyo ba ng ganon? Mas gusto nyo bang yung batas natin sa mga terorista ay basta na lang inaapak-apakan at pwedeng lusutan? Siyempre, ayaw natin ang gano'n. Ngayon, kung tayo po ay takot na baka ito yung maabuso, no? Ay hindi po problema ng batas yun. Hindi po excuse yun sa atin na huwag tayong gumawa ng mga batas na stricto at malakas para sa ating kapakanan at ating interes, no? Wala tayong tiwala sa mga leader natin. Dapat ina-address ho yan tuwing pag-eleksyon. Hindi ho ngayon, hindi ho pa ginagawa ang batas. Kung wala kayong tiwala dito, eh wala ho tayong magagawa. Sila ang nakaupo ngayon sapagkat sila ang nagkaroon ng mandato na mamuno sa atin noong 2016. Wala na ho tayong magagawa hanggang 2022, sila ho ang nandyan. No?
Pero ma-afford ba natin maghintay ng 2 taon? Na 2 taon na lang naman tapos na ang kanilang termino. Hindi po ba? Pero hindi po natin kaya o hindi natin afford na maghintay pa ng 2 taon bago tayo magpasa ng isang komprehensibo, stricto, no? At may ngiting anti-terror bill. No? Kasi nga po, ang acts of terrorism can happen anytime. And the next victim can be you and me, or you or me, di ba? Or loved ones, friends, relatives natin. No? Hindi ho bang mas maganda na meron na tayo niyan? Hindi pwedeng wala tayong kumpiyansa sa mga leader. Hindi po ba? Sapagkat tayo ay sumumpa, tayo ay yumakap sa isang sistema na demokratiko. No? At ang mga demokratikong sistema ay mayroong mga institusyon na haligi nito na dapat nating ginagalang at pinagkakatiwalaan. Kasi kung hindi natin irespeto at hindi natin gagalang yung mga institusyon na nilagay natin dyan at ang mga taong namumuno sa mga institusyon na yan na parte ng ating demokrasya, eh huwag na tayong magdemokrasya, naglolokohan na lang tayo. No? Huwag na tayong mag-eleksyon. Ano bang maganda? Ipalit. Ano na lang, rally-rally na lang. No? Pagka meron tayong hindi gusto, punta tayo sa EDSA. Tapos pag may 1 million, automatic yung tao na namumuno, bababa na siya. No? Kasi yun ang usapan. Basta pag kami ayaw kami, punta kami sa EDSA. Tapos mag-ipon kami, makaipon kami 1 million. Diba? Sa mga mayor, mga local officials, anong gusto nyo gawin natin? Eh di pwede na yung ano, text on and off, no? Text votes na lang. Pagka merong pasaway si mayor, o tara mag-text votes tayo. Kung makuha natin yung majority na off, o baba na si mayor. Wala nang termino-termino. Diba? Kalokohan lang yun. Kasi pag hindi tayo masaya, ayaw natin yung mga namumuno. Ganun lang gusto natin. Eh, diba? Napaka-shortcut. Walang saysay pagtibay ng institusyon kung hindi tayo naniniwala dito at wala tayong tiwala sa mga namumuno rito. Kalimutan na natin. You cannot have your cake and eat it too, mga kaibigan, mga kapamilya, mga kababayan. No? Lahat yan may halong sakripisyo. No? Ang batas ay mabuti at mahusay. Itong anti-terror bill na to, walang dapat ikatakot ang mga kumukontra rito. Bakit? Dahil pinahintulutan ng konstitusyon ang dissent. No? Dissenting is not terrorism. No? Pinapahintulutan ng konstitusyon ang pagpoprotesta. No? Protest is not terrorism. I agree. Tama. Diba? Anong dapat yung ikatakot? Diba? Kung inyong balak ay ang isang mapayapang pagpapahayag lamang, isang mapayapang pagtitipon, at isang mapayapang pagkilos protesta, wala po tayong dapat ikatakot sapagkat ang mga karapatan na yan ay nakalimbag. No? Yan ay enshrined sa ating konstitusyon. And no law can supersede the Constitution. Dahil po ang ating pong saligang batas ang pinakamataas na batas sa ating bayan. Wala pong batas na pwedeng kumontra dyan sa mga karapatan na iyan. No? Kung iyan ang inyong balak. Pero kung meron pa kayong gustong idagdag maliban sa malayang pamamahayag, mapayapang pagkilos protesta at mapayapang pagtitipon, eh kung gusto nyo pang dagdagan ng kalokohan, eh yun po ay hindi na masasagot ng konstitusyon. Hindi po ba? Tulad na nangyari sa Amerika. Sabi nila, sila ay nagpo-protesta.
Pero anong ginawa? Naglulooting. Parte pa ho ba ng pagpoprotesta yon? Ganun ho ba kayo magprotesta? Ganun ho ba kayo magpahayag? Ganun po ba kayo magtipon? Basagin ninyo yung department store, tindahan ng TV, tindahan ng mga computer, tapos ilulut nyo yung laman, kukunin nyo, iuwi nyo. Hindi na po protesta yon. Hindi ko rin naman sinasabing terrorism yon, no? It's looting, no? Anarchy, chaos, na dapat panghimasukan na ng batas at ng mga law enforcer para mapanatili ang kaayusan sa kanilang lipunan, no? Ngayon, hindi niyo pwedeng sabihin na sinisikil o masisikil ang inyong mga karapatang magpahayag, magprotesta, at magtipon. Hindi po. Kasi hindi kailanman pwedeng sikilin sa isang demokratikong lipunan ang mga karapatan na yan sapagkat yan ay nakalimbag sa ating saligang batas. Basta yan lang. Huwag niyo nang dagdagan. Kasi kung kayo ay manghihikayat na ang mga tao ay mag-aklas at lumaban sa ating gobyerno o pamahalaan, hindi na po pamamahayag yun. No? Yun na yung tinatawag na inciting to sedition, no? Rebellion. Diyan na papasok yan. And kung gagawa kayo ng mga mararahas na hakbangin tulad ng mga pagpapasabog sa mga pampublikong lugar, pananakit, pamamaril, malamang makwalify nga kayo na terrorism, terorista. Sapagkat inyo nang sinisira ang gawing buhay ng mga tao sa lipunan na yon, natin, no? Inyo nang iniistorbo o dinidisrupt. So, naiintindihan ninyo, wala hong masamang magprotesta, magpahayag at magtipon. Huwag po kayong matakot. Huwag nyo lang dagdagan ng kalokohan. Ngayon, kung kayo ay balak lamang magpahayag at magtipon ng mapayapa at magprotesta, bakit naman kayo kukontra sa batas na ito? Dahil maliwanag na maliwanag sa pangalan pa lang, anti-terror bill. Hindi naman sinabing anti-protest, hindi naman sinabing anti-dissent or anti-assembly. Diba? Ito ay anti-terrorist or terror bill or anti-terrorism bill. So kung hindi kayo terorista, hindi kayo ang target ng batas na ito. Ngayon, yung iba naman, sasabihin nila, hindi pa naman natin kailangan yan eh. Although hindi ako naniniwala doon, kasi sabi ko nga, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Maganda na magpatupad tayo nito or magpasa tayo ng batas na ito kahit sa palagay natin hindi pa ito kailangan. Bakit? Kasi ito yung mga bagay na kung sa auto, kung sa kotse ba, yan yung spare tire. Diba? Ano po ba yung spare tire? Yung spare tire, hindi mo naman ginagamit pero palagi mong dinadala. Bakit? Kasi kung sakaling maplatan ka at kailanganin mo, at least nandyan siya. Hindi po ba? So, kailangan natin na kahit wala pang terror acts or terror threats, meron na tayong batas na strict, no? Hindi tulad ng dati nating batas, no? Isang batas na marahas, matigas, may ngipit laban sa terorista kahit hindi pa natin kailangan ito. Bakit? Kasi kung sakaling dumating ang pagkakataon na kailanganin natin, andyan lang siya, pwede natin siyang gamitin. Pag tinanong nyo nga yung mga ibang lahi tungkol dyan sa spare tire na yan, what is your best tire? Ang sagot ng mga Westerner, my best tire is my spare tire. Ang pinakamagandang gulong o goma ay palaging nilalagay sa reserba. Kaya, ganyan yung anti-terror bill na yan. No? Marahas, matapang, may ngipit. Kasi pag kinilanganan mo, tulad ng spare tire, pag ikaw ay naplatan, dapat yung pinakamagandang gulong ang nandyan para hindi ka magka-problema dahil naplatan ka na. Tama po ba?
Nakalimutan ko lang na ang kausap ko pala rin ko ay mga Pilipino. Kasi alam niyo naman dito sa atin, baliktad. Yung kalbo, dispalingado, yun ang reserba. Pero hindi po yun ang dapat. Ang dapat po, yung maayos, maganda, matibay, yan ang gawin mo reserva, spare time. Kaya mainam na ang ating anti-terror bill ay kompleto na, komprehensibo, matigas, matibay, matapang, malupit para sa mga terorista. Okay, bilang pag-summary no, sa ating mga points na na-erase, ang anti-terror bill ay kailangan talagang maging malupit sapagkat ang ina-address nito ay isang krimen na malupit din po kung sakaling mangyari. Ito ay napapanahon kahit sa gitna ng pandemya dahil sa bukod sa ito ay trabaho ng ating mga mababatas na gumawa ng batas kahit pa mayroong krisis, kailangan handa tayo na kung sakaling magkaroon ng isa pang krisis sa gitna ng krisis. Kaya ito'y napapanahon. Ito ay kailangan natin sapagkat kung inyong matatandaan, no, tayo lamang no, dito sa, I think, sa East Asia, no, including Australia and Oceania, no, nagkaroon ng conflict, no, organized conflict na connected sa ISIS. Tayo lang po, no, ang bukod-dangi na inatake ng isang grupo na connected sa isang international terrorist organization tulad ng ISIS. Yan nga po yung Marawi siege, no? So, hindi tayo kailangan magpatumpik-tumpik. The threat is real. The danger is there. It is imminent. It is a question of when, no? Yun lang po ang tanong. Maaari po itong mangyari uli. Ang tanong ay kailan, kaya kailangan palagi po tayong handa. At panghuli, wala po tayong dapat katakot, lalo na tayong mga peace-loving and law-abiding citizens ng ating bansa. Kung hindi po tayo terorista, wala po tayong dapat ipagkaba o ikatakot sapagkat ang batas na ito ay ginawa upang i-address ang threat ng terrorism. Hindi po ito nakatarget para pahirapan ang ating mga kababayan. Bagkus, ito'y inilagay dyan upang tayo'y protektahan mula sa evils ng mga terorista. Kung inyong nagustuhan ang inyong narinig o napanood, paki-like and share na lang po at click subscribe at follow us sa aming mga social media. Hanggang sa muli, ito si Medalman. Huwag kalimutan, magtanong, magsaliksik, maging mapanuri. Yan ang susi upang tayo maging tunay na mulat ng mga Pilipino. Salamat po at mabuhay ang